Hello mga Meg! Welcome po sa channel Usapang Sikat! Sa video na ito, makikilala niyo ang 10 celebrity ex-couples na nagkaroon ng reunion pagkatapos ng kanilang breakups. Sino kaya sa kanila ang hindi na natili magkaibigan pagkatapos ng breakups? Pero bago natin pagpatuloy mga Meg, please click the subscribe button and notification bell. Thank you! Heart Evangelista at Jericho Rosales. Noong 2005, pinili ni Jericho Rosales si Heart Evangelista para maging leading lady sa fantasy series na Panday. Ang on-screen partner ay naging magkasintahan na tumagal lamang ng 3 taon. Sa isang panayam noong 2013, ang dahilan ng kanilang hiwalayan na hindi inaprubahan ng mamagulang ni Heart si Jericho dahil may anak na ito sa dating karelasyon. At ang isa pang dahilan ng kanilang hiwalayan ayon sa ilang source ay hiniwalayan ni Heart si Jericho dahil pinaniwala siya ng kanyang mamagulang na si Jericho ay nag-cheat o niloko siya. Pero sabi ng aktor sa isang panayam na hindi siya nag-cheat o hindi niya niloko ang aktres. Gusto ni Jericho na makipag-ayos kay Heart, ngunit hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong makita muli si Heart pagkatapos ng kanilang hiwalayan. Noong 2017, naging viral ang larawan ng kanilang reunion sa isang intimate anniversary party, kaya hindi maiwasang makaramdam ng kilig ang netizens nang magkabagaan si na Heart at Jericho sa event na yun. At masaya ang dalawa na nag-usap, pero pinapanatili pa rin nila ang physical distance sa isa't isa. Sa muli nilang pagkikita kamakailan lang, mas naging komportable silang dalawa sa isa't isa kung saan nagkita sila sa isang intimate get-together ng mga babies ni Johnny Manahan. Kylie Padilla at Aljor Abrenica. Nitong buwan lang ay namin ni Aljor sa isang panayam na ang dahilan ng kanilang hiwalayan ni Kylie ay nag-cheat siya o niloko niya ang aktres. Ang kanilang pag-iibigan ay nagsimula noong 2011 pero tumagal lamang ng 10 taon noong 2021. Sina Aljor at Kylie ay magkatrabaho noon sa variety shows gaya ng Party Pilipinas at noong 2011, aksidente nagkita ang dalawa sa Wushu Workshop at na love at first sight sila sa isa't isa. Sila ay nagsama agad at pagkatapos ay naghiwalay noong 2012. Sila ay nakabalikan noong 2013 at naghiwalay noong 2014 at nakabalikan ulit noong 2016. Makalipas isang taon ay inanunsyo nila na magka-baby na sila. Sila ay kinasal noong 2018 at mula noon ay binayaan sila ng 2 anak na lalaki. Pagkatapos ng 3 taon bilang mag-asawa, lumabas ang chismis ng cheating noong 2021 at sa parehong taon sa buwan ng Abril ay naghiwalay sila. Sa buwang ito ay nag-viral ang mga larawan ni Aljor na nag-reunite kay Kylie sa isang parade of stars para sa Summer Metro Manila Film Festival. Magiliw ang dalawa na magkita sila sa promosyon ng kanilang pelikula at naging vokal sila sa pagsasabing mayroon silang healthy co-parenting relationship. Kasalukuyan ay may bagong karelasyon ang dalawa, si Aljor kay AJ Raval at si Kylie sa isang singer na si Joshua Bulut. Christine Reyes at Ali Katibi. Noong 2013 ay may spark sa pagitan ng dalawa, pero naghiwalay sila dahil may karelasyon si Ali sa ibang babae sa panahon na yun. Matapos ang 10 buwan na hindi nag-usap, nagkita muli sila sa Zambales. Noong 2015 ay sinilang ni Christine ang kanilang baby girl na si Amara, at sa sumunod na taon 2016 ay kinasal sila Christine at Ali sa isang intimate wedding sa Balisin. Inulat na isang source na sila ay naghiwalay noong March 2018, pero March 2019 lang nang magpahiwati si Christine sa breakup nila at civil naman sila ni Alice sa isa't isa. Maaaring break na sila ngunit nanatili silang co-parents sa kanilang anak. Noong December 2018, kahit nahiwalay na sila, ay gumugol pa rin sila ng oras kasama ang kanilang anak na si Amara sa isang Christmas party. Ang kanilang family photo ay naipost sa isang Facebook account attributed kay Amara. Ngayong buwan ay nag-post si Christine ng college ng mga larawan kasama si Ali na kuha sa iba't ibang school events ng kanilang anak. Sila ay patuloy na may healthy co-parenting relationship kahit na nakahanap na ng bago si Christine. Kung saan ayon sa isang ulat na si Christine ay exclusively dating kay Marco Gumabaw. Kim Cho at Gerald Anderson. Noong 2010, ginulat ni Gerald Anderson ang mga tagahanga na makipaghiwalay siya sa tabi ni Kim Cho sa preskon para sa pelikula na lang Tell My Heart It Ends. Kaya natapos ang Kimrel Real and Real Life Tandem kung saan nagsimula sila nung pumasok sila sa Pinoy Big Brother House noong 2006. Sa ilang ulat,
Ipinahiwatig na ang ugat sa kanilang hiwalayan ay dahil nag-moving on si Gerald sa kanilang relasyon. Noong nagsimulang makipag-date si Gerald kay Bea Alonzo, ay nagalit ang tagahanga ni Kim sa kanya. Si Gerald at Kim ay nagbida sa ilang reunion projects simula na maghiwalay sila. Ang most prominent project ay ang Ikaw Lang Ay Ibigin noong 2017 kung saan bumida sila kasama si Jay Quinca. Sa ngayon ay going strong ang 11 years na relasyon ni Kim kay Sean Lim habang si Gerald ay masayang in relationship kay Julia Barito, Chris Aquino at Herbert Bautista. Ang kanilang up and down, on and off, secreto no to secret romance ay nagsimula noong 2014. Si Herbert ay nagpropose ng kasal kay Chris noon pero nadurog ang puso ni Chris nang itinanggi o dininay siya ni Herbert sa press. Noong 2017, nag-cross muli ang kanilang landas sa Rome, Italy. Nag-propose ulit si Herbert kay Chris at binigyan ito ng sinsing at tinanggap ni Chris ang sinsing ngunit ibinalik ito kay Herbert kinabukasan at sinabing hindi sila magiging tunay na masaya sa isa't isa sa katagalan. Noong 2018 ay nagkita sila at pagkaroon ng dinner kasama kanilang common friends at nag-post din si Chris ng Facebook video kung saan sinabi niya na siya at si Herbert ay nagkaroon ng good closure dahil gusto nila natapusin ang mga bagay sa pagitan nila in a mature way. Noong May 2021 ay nagkita sila at personal na binigay ni Chris ang birthday o goodbye gift letter kay Herbert kung saan ibinunyag ito ni Chris noong November 2021. Ayon kay Chris, nagkaroon sila ni Herbert ng phone conversation noong July 2021 kung saan sinabi niya kay Herbert ang tungkol sa first star sa kanyang bagong kasintahan sa panahon iyon na si Mel Sarmiento. Pero muling nag-away ang dalawa nang si Chris ay nag-swipe kay Herbert noong 2022 elections campaign. Sa ngayon ay nagpapagamot si Chris sa US para sa kanyang autoimmune conditions at si Herbert ay napabalitang may relasyon kay Rufa Gutierrez. Lutlot de Leon at Monching Gutierrez. Noong 1989, nagulat ang showbizlandia na ipahayag ni Ramon Christopher o Monching at Lutlot na ikakasal na sila. Isa sila sa mga nangungunang magkalatim noong panahon yun, kaya ang balita ng kanilang kasal ay kinatuwa ng mga tagahanga. Pero pagkatapos ng matagal nilang pagsasama ay naghiwalay sila at ang kanilang kasal ay idineklara ng null and void ng Quezon City Court noong 2008. Sila ay magkasama ngayong 2023 sa serye na The Right One at aminado ang dalawa na masaya silang magkatrabaho muli sa isa't isa. Ang aktres ay matagal lang nakahanap ng bagong pag-ibig sa kanyang asawa na si Fadi El Sori na pinakasalan niya noong 2018. Aramina at Patrick Meneses. Ang sexy star na si Aramina at ang dating Bulacan politician na si Patrick Meneses ay nagsimulang nag-date noong 2012. Ngunit ang kanilang relasyon ay naging hindi maganda ang takbo, kaya naghiwalay sila pagkatapos ng 3 taon noong 2015. At meron na silang 8 taong gulang na anak na si Amanda Gabriel. Noong 2016 at 2017 ay may mga ulat na nagkabalikan ang dalawa, pero sila ay nanatiling good friends lamang. Kahit na nakahanap na si Ara ng bagong pag-ibig noong 2018. Nakamit ni Patrick ang mga papuri nang mag-post siya ng matamis na mensahe para kay Ara noong ikasal ito sa negosyanteng si Dave Almarines noong 2021 kung saan nibitado siya sa kanilang kasal at pumunta ito at nagpa-picture pa silang 3. Andrea Brillantes at Seth Fidelin. Sina Seth at Andrea ay cast ng sariyang Kadinang Ginto at nakilala ang kanilang love team bilang Seth Drea. Screen partner ay nagkaroon ng totoong relasyon off-screen kung saan palihim silang nag-date ng 2 taon hanggang naghiwalay sila noong October 2021. Noong April 2022 lang na magsalita si Andrea tungkol sa kanilang nakaraang relasyon ni Seth. Sila ay nag-reunite sa digital series na Lyric at Beat noong August 2022 at ipinaliwanag nila sa press na wala silang problema na magkatrabaho ulit dahil nakamove on na sila sa kanilang past relationship. Sa ngayon si Andrea ay may karelasyon na si Ricky Rivero habang si Seth ay nanatiling single. Casey Concepcion at Piolo Pascual. Sina Piolo at Casey ay nagkatrabaho bilang pair sa hit Korean series na Lovers in Paris noong 2009. Noong panahong yun, ayon kay Casey ay niligawan na siya ni Piolo at official sila magkasintahan noong October 21, 2010 at naghiwalay sila noong 2011. Noong 2015, ay natuwa ang mga fans nang malaman na magkaroon ng reunion ang dalawa sa London at in good terms sila at nagsama-sama sila para sa ASAP Live sa European City. Sa isang panayam, ibinunyag ni Piolo na okay sila ni Casey bago pa sila nagkita sa London.
at nakipag-ugnayan rin siya sa aktres ng pumanaong lola ng aktres noong 2014. Sa kasalukuyan, si Casey ay in relationship sa isang Swiss guy na si Steve Michael Wattrich. Sunshine Cruz at Cesar Montano. Sina Cesar at Sunshine ay kinasal noong 2000 at sa isang interview noong 2018 ay inamin ni Sunshine sa honeymoon pa lang ay nagkaroon na sila ng problema kung saan itinapon ni Cesar ang kanilang wedding ring noong nag-Caribbean cruise sila. Sila ay nagtagal laman ng 13 years kung saan naghiwalay sila noong 2013 na ang dahilan ay third party at may iba pang isyo na humantong sa isang legal na labanan sa pagitan nila. Noong Agosto ng nakarang taon, muli nagkita sina Cesar at Sunshine sa 18th birthday na kanila anak na si Samantha. Pagkatapos ay nag-post si Sunshine sa Instagram sa kanilang reunion na nagsasabing masaya siya na ang kanyang mga anak na babae ay muli nagkaugnay sa kanilang ama. Magsama pang nagdiwang ng bagong taon sa Bohol ang blended family nina Cesar at Sunshine. Si Cesar ay kasama niya ang kanyang girlfriend o partner na si Kat Angeles at mayroon na silang tatlong anak. As si Sunshine naman ay hiwalay na sa kanyang longtime boyfriend na si Counselor Maki Matay noong nakaraang taon. Hanggang dito na lang muna mga Meg at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Thank you and God bless!